Grace, and there is light. I open up my eyes.
Magandang hapon, mga Unstoppable Youth and JV Song family. Welcome to our another YouthNet Live. Before we start, let us all pray. Kasabay rin nun ay mag-worship na rin tayo kay Lord. Amen. Heavenly Father, we thank you, we praise you, we honor your name. This afternoon, I believe you will reveal another message for us na makakatulong para kami ay lumago bilang mga disipulo mo, Panginoon. Patnubayan mo lahat ng mga kabataan namin na nanonood ngayon, maging mga hindi namin kasama rito sa church. We praise you, God, and we bring back all the glory to your name. In Jesus' name we pray, Amen! Lakpan natin si Lord! Are you ready to worship the Lord this afternoon? In the depths of my despair.
And we're back, praise God. Did you worship the Lord kahit na nasa inyong mga tahanan kayo? Today, we have a wonderful topic. Kaugnay ng pinag-usapan natin last week. Diba? Last week, we have talked about it's okay not to be okay. But I hope today, you are already okay. Amen? So our topic today is about courage to face trials. And naayos mo na yung sarili mo at okay ka na ngayon. Ngayon, subukan naman natin harapin ang mga problema o trials na meron ka. Na may katapangan na galing sa Panginoon. But before we talk about it, I want to show a video clip, a short clip that will give us an example of how we will have the courage to face trials. So itong mga example na to ay galing mismo sa Bible. And I pray that they will be your examples too, okay? So I'll see you later. Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? I will give you one more chance to bow down and worship the image which I have made. If you refuse, you will be cast immediately into the middle of a blazing furnace! And who is the God who will deliver you from my hands? Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace. And he will deliver us from your hand, O King. But even if he does not, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Then heat the furnace to 7 times its usual temperature! Take them! Now! Come on! Tie them up!
All right. So did you watch the short clip? It's about the three friends, Abednego, Shadrach, and Meshach, na mga kaibigan din ni Daniel. So you can find that story in Daniel chapter 3, verse 1 onwards. So in that story, they face a great giant, a great challenge. Nakala natin matatapos na yung buhay nila, no? Kasi tinapon sila sa fiery furnace, yung parang ugon na tinapon sila doon. Parusa yon sa mga taong hindi magbabow down doon sa golden statue ni Nebuchadnezzar. Okay. So, in that story, bago nangyari yon, alam nyo ba na yung tatlong yon ay devoted na devoted kay Lord? At talagang loyal kay Lord. To the point na ikamamatay nila yung loyalty nila kay Lord kasi ayaw nila mag-bow down doon sa statue ng hari. So, ang tapang nila, no? Ikaw ba? Gusto mo maging matapang? Kulad noon. Pero alam ko, hindi lahat ganun yung nararamdaman. Dahil kung ikaw ang malalagi sa ganun sitwasyon, baka maihi ka, no? Sa mga fans ninyo. Dahil hindi nyo kakayanin yung ganung hamon. Pero sila, kahit ikamatay nila, kinaya nila dahil mas mahal nila si Lord. At naniniwala sila na kahit may love you trial, kasama nila si Lord. Amen? So, tingnan natin yung mga principles nilang tatlo. Kung paano nila na-overcome or ano yung naging dahilan kung ba sila nagkaroon ng courage to face the trials. It's not easy. But with the Lord, everything is possible. Amen? Tingnan natin, no? Number one, keep yourself calm as much as possible. So, kapag may hinaharap kang trial, subukan mong kumalma. Keep calm. Nakita nyo ba nagwala yung tatlong yun? Yung nag-rattle, nalito, nataranta. Diba hindi? Napakakalmada nilang tatlo. At kasama nila yung super book characters dyan, si Joy, si Chris, tsaka si Gizmo. Sabi, bakit hindi kayo kinakabahan? Bakit hindi matakot na ipapatakot kayo sa pugon? Ngayon, pero parang wala kayong kakabakaban. Anong sagot ng tatlo? Kasi naniniwala kaming mas malakas at mas makapangyarihan ang Diyos namin. Okay, so dyan sa metal na yan. Okay, see? Metal lang ang tawag nila doon sa golden statue na yon. So, they're calm. They're not panicking. They try their best to be calm. Kasi ano bang magagawa ng pagrarattle? Ano bang magagawa ng pagkukumahog? Ano bang magagawa ng pag-aalala? No? Pag may problema, subukan mong kumalma. Diba last week sabi natin, it's okay not to be okay. Pag may problema kang pansarili, isolate mo muna yung sarili mo. And then try to calm down. Kasi ang pagkalma, maraming nare-resolve na problema kapag kumakalma. Kaya pag may problema, para ma-face natin yung trials, let us keep calm. Amen? Number two, prayer is the best weapon. Alam nyo itong tatlong to, hindi ito nakaharap sa ganitong klase ng pagsubok, kundi sila paladasal. Madasalin silang tatlo kasama si Daniel. Sabi nga ni Daniel, parang hininga na niya ang pagdadasal. Parang doon nakadepende ang buhay niya sa pagpe-pray. Hindi siya makahinga kung walang prayer. So, ganun kalalim yung kanilang devotional life with the Lord. They always pray day and night. So, kahit labag sa batas ng kaharian ng pagdadasal at pagsamba sa ibang Diyos, nag-worship at nagpe-pray pa rin silang apat kay Lord. Kasi nga, naniniwala sila na ang maker of heaven and earth lamang ang dapat sambahin at pagtiwalaan. Amen? So, to face trials, you need a lot of prayer. A lot. Kailangan mo magdasal na magdasal kasi kung di ka magdadasal, paano ka makakasurvive? Wala pa akong nakita mga eksena sa pelikula na nasa bilid ng
kamatayan na hindi humingi ng tulong sa Diyos. Parang halos lahat sila humingi ng tulong kay Lord. So, yun nga, mga pelikula yun na, parang pagtotoong buhay, lalong kailangan natin mag-pray. Kasi ang Diyos lang ang makakatulong sa atin para maka-overcome tayo sa trial. At ang Diyos ang magbibigay ng tapang sa atin para maharap natin yung mga trials na yan. Amen? You need to pray. Prayer is the best weapon. Number 3, stand for what is right. Mahirap lumaban sa isang trial na mali yung pinaglalaban mo. Dapat tama yung pinaglalaban mo kasi kung mali, matatalo ka pa rin. Hindi ka magtatagumpay sa trial na yun. So, to win a battle, to win a trial, you need to stand for what is right. Katulad ng tatlong yun, they stood for what is right. Kahit kamatayan ang kapalit, kahit na ang hirap nung hamon sa kanila, pinanindigan nila na Diyos lang ang luluhuran nila, hindi yung golden statue. Kasi yun ang tama. Di ba may mga pagkakataon sa buhay na ganon, napapapili ka kung ipaglala mo ba yung tama o kakampiyon sa mali. Kasi naiipit ka. Dapat piliin mo lang ang tama kahit mahirap. Kahit mawala sa'yo yung ibang bagay o kahit buhay mo pang nakataya. Kasi sa tama, naninindigan ng Diyos. Kita nyo naman, di ba? Ano sabi nung hari? Teka lang, parang tatlo lang yung tinapon natin ah. Bakit apat na sila? Kasi sinamahan sila ng Diyos sa tama. Ang Diyos, kumakampi sa atin pag tama yung ginagawa mo. Hindi sila iniwan ng Panginoon. Sinamahan sila doon sa apoy. Literal na apoy at kahit sa apoy ng buhay, sa mga pagsubok ng buhay, sasamahan ka ng Panginoon kapag tama ang pinaglalaban mo. Amen? To have courage to face trials, you need to stand for what is right. And lastly, trust God more even if it is painful or hard. So I think I've said it last week na hindi talaga naiiwasan ng tao na dumadaan sa mga masasakit na pangyayari. Kaya nga hindi tayo nagiging okay, and there are times we are not okay because there are a lot of painful things, hard things, difficult things in life. And that's okay. So, kahit na hindi maganda yung nararanasan mo, dapat doon ka lalong magtiwala sa Diyos. Lord, kahit na umiiyak ako ngayon, kahit na sasaktan ako ngayon, I need to trust you more. I have to trust you more. Kasi sa gitna ng pagsubok na yon, kakatiwala mo sa Panginoon. Hindi mo namamalayan. Si Lord na pala yung humaharap sa battles mo. Si Lord na yung lumalaban para sa iyo. Amen? So, let us trust God even if it's painful or hard. Isipin mo na lang yung tatlong yun, no? Sila tatlo, mga tao lang yan, ordinaryong tao lang yan. Naging famous yan sa Bible, hindi dahil mga extraordinary person sila or people. They become famous. They become very well known sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi nagtiwala lang sila kay God. And then when they trusted God in the fire, God was with them in the fire too. Diba? Ang saya-saya na malaman at makita na may pang-apat na persona nagliliwanag sa gitna ng fiery furnace dahil ang mismong Diyos ng kalangitan sinamahan silang tatlo doon sa loob ng kubol. Diba? Parang kinocover sila ni Lord. Tapos paglabas nila, walang amoy ng usok. Hindi sila amoy apoy. Hindi sila amoy parang nasuno. Ang ganda-ganda pa rin ang itsura nila. That's the power of God. In the midst of the trial, it looks like that. It looks like parang walang problema ang naka-harm sa'yo. Walang problema ang nanakit sa'yo.
parang walang problema umatake sa buhay mo. Kasi the Lord protected you in the midst of that fire. That's courage. You need courage. And the Lord will fight for you. Amen? Lahat tayo nasa gitna ng apoy na yon. Lahat tayo minsan natutulak dun sa apoy na yon. Lahat tayo nasusunog sa apoy na yon. Pero maniwala ka, kasama natin ng Diyos. Kaya pag nanghihinang loob mo, kaya parang wala kang nararamdamang tulong galing kay Lord, I suggest, panoorin mo ulit yung tatlong yun. Panoorin mo ulit sa Superbook o kaya sa YouTube yung eksena na yun para maramdaman mo, makita mo na, ay oo nga pala, itong tatlong to nagtiwala lang kay Lord tapos tinulak sila doon sa apoy. Tapos sa gitna ng apoy, nakala natin lahat mamamatay na sila, sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Sabi nga, no, isang character dun sa Superbook, sabi ni Chris, sabi ni Abednego, sasamahan daw sila ni Lord sa gitna ng apoy eh. Parang si God yung nasa gitna. Oh, alam mo? Naniwala na sila na yung God na nasa langit bumaba dun sa may apoy at sinamahan silang tatlo. That's the power of trusting and believing what God can do. So I suggest, trust God and believe what God is able to do, because God is able to do mighty things, wondrous things, miraculous things, and sometimes unbelievable things. That's God. Amen? Did you have courage to face trials? I know it's hard. Sometimes it's so painful. And sometimes it's okay not to be okay. But trust God even more. So let me pray for you. Heavenly Father, we thank you so much for your covering to us, for your support to us, for your protection, for your provisions to us. Maraming salamat sa pagpapaalala na dapat magkaroon kami ng tiwala at courage to face trials, because you are with us all throughout. You are with us all these years. You are with us always. Maraming salamat, Lord, katulad ng pagprotekta mo kay Abednego, Meshach, at Shadrach. Alam kong ikaw pa rin yan, Lord. You're the same God that we are talking right now. You are the same God we are worshiping right now. You are the same God whom we serve right now. Hindi ka nagbago, Panginoon. Ikaw pa rin yan. Salamat sa pagmamanifest ng ganyang power sa buhay ng mga taong nauna sa amin. Dahil nagkakaroon kami ng inspiration, nagkakaroon kami ng motivation to move forward and the courage to face trials, kasi nagpakita ka ng mga miraculous signs noon. Salamat, Lord, dahil naniniwala kami, nakaligtas kami sa mga problems at naka-overcome kami sa mga problems dahil sinamahan mo kami sa gitna ng mga problemang iyon. As if na parang walang nag-harm sa amin, na parang walang gumalaw sa amin, parang walang problemang umatake sa amin. Kasi sa gitna ng mga problemang yon, nag-cover ka ng iyong power sa aming mga buhay, sa aming mga family, sa aming mga ministry, at maging sa aming personal life. Maraming salamat, Lord, that we are under your grace and under your mercy. Totoo nga po ang sinabi ng isang kanta na, we are safe in your presence. Forever, we are safe. Lord, I know right now that you're ministering to our young people, and if they are in the midst of that fire, I pray, Lord, that you will save them and that you will cover them in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Thank God that He is covering us in the midst of the fire. Amen. So don't forget to like and follow our Facebook page and subscribe our YouTube channel. So marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na linggo.
See you again next week. Goodbye.